Kaya mo bang magmahal ng isang tao kahit malayo siya sa iyo? Kaya mo bang maghintay kahit gaano pa katagal? Mahirap man ito at kahit gaano pa kalayo. Kaya mo nga bang maniwala sa lahat ng mga sasabihin niya na walang anumang pagdududa? Kaya mo ba talaga na mawalay sa kanya at maniwalang balang araw siya ay babalik at magsasama na muli kayong maligaya? Gaano nga ba kahirap ang isang LDR o long distance relationship? Kakayanin mo nga bang makontento at magsakripisyo para sa taong minamahal mo? Sabay-sabay nating pakinggan kung mayroon nga bang forever sa isang long distance relationship. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Nationwide. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa pakikinig sa mga kapuso at kabarangay nating tinututukan ang inyong nangungunang programa. Ako po si Roxanne at bata pa lamang ako ay nakitaan na nila ako ng katapangan at pagiging matiisin. Ako po ang panganay sa aming tatlong magkakapatid. Si Papa po ay isang mekaniko sa aming sariling talyer at si Mama naman ay isang teacher sa pampublikong paaralan dito sa aming lugar. Ngunit huminto na si Mama sa pagtuturo dahil sa ayaw ni Papa. Dahil ang gusto nito ay mag-focus lamang siya sa aming magkakapatid. Hindi ganito kaginhawa ang buhay namin kung hindi napagpasyahan ni Papa na mag-abroad. Ang sabi ni Mama ay mahirap daw ang malayo sa taong mahal mo dahil wala daw kasiguraduhan kung babalik pa rin ba siya sa iyo. Kaya bata pa lang ako noon ay ipinangako ko na sa sarili ko na hindi ako mangingibang bansa at hindi ko din kayang magkaroon ng isang taong malalayo sa akin. Hindi kasi ako naniniwala sa isang long distance relationship. Pero gaya nga ng sabi nila, kung ano raw ang ayaw mo, yun pa ang dumarating. Ate, ate yung bola, saluhin mo na at ishoot mo na, dali! Sigaw sa akin ng 5 taong gulang kong kapatid na si Ron. Ewan ko ba pero dahil siguro sa puro lalaki ang 2 kong nakababatang kapatid ay nahawa na ako sa paglalaro nila ng basketball at baril-barilan. Elementary pa lamang ako noon, Papa Dudut, ay lagi nila akong inuudyukan na sumama sa Miss Intrams. Binibining buwan ng wika at kung ano-ano pang mga patimpalak sa pagandahan. Samantalang ako ay lagi ko naman tinatanggihan, paano kasi eh wala naman talaga akong kahilig-hilig sa mga yan. Dahil ang totoong hilig ko, basketball. Lagi akong kasama sa team na nilalabanan sa mga district competition. Ang tawag nga sa akin ay prinsesa ng basketball. Masarap pakinggan kesa naman sa sinasabihan ka ng maganda. Hindi naman sa pagmamalaki, Papa Dudut, ay maraming nakapagsasabi sa akin noon na ako daw ay maganda. Buhay na buhay ang aking mga mata na bumagay naman sa haba ng aking mga pilikmata. Yun daw ang asset ko. Morena ako at matangkad kaya naman napagkakamalan akong grade 6 kahit na grade 4 pa lamang ako. Tinalo ko pa nga si Jerome at Ron sa basketball, parang mas lalaki ako sa kanila na lagi namang tinututulan ni Mama. Roxanne, ayusin mo nga yung mga galaw mo at nagdadalaga ka na. Pangaral ni Mama sa akin na naabutan ako sa paglalaro ko ng basketball. Mama naman eh, kayang-kaya ko ang sarili ko. Ako pa? Astig to no? Pagmamalaki ko pa kay Mama na halatang naini sa sagot ko. Anak, ang akin lang ay babae ka pa rin. Dapat, ikaw yung pronoprotektahan at inaalagaan. Hinaplos ni Mama ang mahaba kong buhok at saka kumuha ng suklay. Ayoko ng pakiramdam na maging babae. Kasi gusto kong maging matapang na alam kong hindi ko gaanong magagawa kapag nakapang babae ako. Pero ano nga kaya ang pakiramdam na maging babae at makihalubilo sa katulad mong mga babae? Bigla akong kinalabutan. Iniisip ko pa lamang na magsusuot ng bestida ay parang hinihimatay na ako. Pero paano nga ba ang tratuhin na para kang isang prinsesa? Pag-uwi ko ng bahay ay naaalala kong ngayon din pala ang pag-alis ni Papa papunta sa Qatar. Hindi na ako nag-practice at dumiretso na ako sa bahay namin. Tulad nga ng inaasahan ko, Papa Dudut, ay nakita ko ang mga maleta ni Papa na nakaayos na. Nasa tabi ito ng Christmas tree namin. Nakita ko si Ron at Jerome na naglalaro ng kotse-kotse sa sala habang nanonood.
pa. Kailangan mo na ba talagang ituloy yan? Marami pa namang pwedeng gawing paraan eh. Huwag ka lang umalis pa. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Mama kay Papa. Dinig na dinig ko ang kanilang usapan sa pag-akyat ko sa taas. Mama, kunting tiis lang para naman ito sa kapakanan ng mga bata eh. Gusto ko mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ayokong danasin nila yung mga hirap na pinagdaanan natin. Pagsusumamo ni Papa. Ramdam ko sa kanyang boses na hirap din siyang malayo sa amin pero walang choice eh. Kailangan gawin yon para sa ikakabuti ng aming pamilya. Papa, hindi naman namin kailangan ng marangyang pamumuhay eh. Ang gusto namin, magkakasama tayo sa hirap at sa ginhawa. Muling pagtutol ni Mama. Pero Ma, ayoko mahirapan ang mga anak natin habang lumalaki sila. Gusto kong tuparin ang pangako ko sa tatay mo na kaya ko kayong bigyan ng magandang kinabukasan. Sagot ni Papa na mistulang isang batang nagmamakaawa para pagbigyan siyang maglaro sa labas. Basta pa, pangako mo na sa pag-alis mong ito ha, hindi magbabago ang pagmamahala nating dalawa. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Mama. Ramdam ko ang pagnanais ni Mama na manatili sa amin si Papa. Pero wala na siyang magagawa. Pa? Pwede bang bukas ka na lang umalis? Sumama ka na lang sa second batch ng mga kasama mo para makasama ka pa namin. Kahit ngayong gabi lang, pangungumbinsi ni Mama kay Papa. Ilang segundo ring natahimik si Papa pero maya-maya pa ay sumagot na rin siya. O sige Ma, tatawagan ko na lang ang mga kasama ko para ipaalam na sa second batch na lang ako sasama. Hindi magpamayaw ang kaligayahan ni Mama noon. Agad siyang pumunta ng kusina at nagluto ng paboritong ulam ni Papa, ang adobo na pinaanghang ni Mama dahil mahilig sa sili itong si Papa. Habang nagluluto si Mama ay napansin ko ang sobrang saya sa kanyang mga mata. Doon ko unti-unting kinukumbinsi ang sarili ko na dapat maging matatag ako sa pag-alis ni Papa papunta sa abroad dahil alam kong malulungkot na naman si Mama. Ang gabing yun ay talaga namang sinulit naming magkakasama. Natulog kami sa iisang kwarto habang yakap namin si Papa. Kung sana, bumagal ang oras para lagi na lang kaming ganito magkakasamang masaya. Pero hindi dahil sadyang may mga bagay sa mundo na hindi natin kaya pang mapigilan. Dumating na nga ang araw ng pag-alis ni Papa. Wala nang urungan, talagang yun na. Makikita ko ang maluhaluhang mata ni Mama habang papasakay na noon si Papa sa tricycle. Ma, mag-ingat kayo dito ha. At pangako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maging maginhawa ang buhay natin. Ang sabi ni Papa kay Mama habang hawak nito ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay niyakap ni Mama si Papa ng napakahigpit. Napahagulhol ng iyak si Mama. May kung anong kirot din na namayani sa aking kalooban ng mga oras na yon. Ayoko mang umalis si Papa pero ganoon nga talaga. Dapat magsakripisyo. Papa, mag-ingat ka doon at sanang walang magbabago. Ang sabi ni Mama kay Papa habang nakatitig ito kay Papa. Pangako, babalik ako sa iyo. Hindi ako magbabago at ikaw lang ang laman ng puso ko. Kayo at ang mga anak natin. Yun na nga Papa Dudut ang hudyat na kailangan na ni Papa na umalis. Sumakay na si Papa sa tricycle habang patuloy pa rin ang pagpatak ng mga luha ni Mama. Nakita ko din ang pagpunas ni Papa sa kanyang nangingilid na luha habang nakasakay na siya ng tricycle. Isang araw pa lamang ang lumilipas noong umalis si Papa ay parabang magkakasakit na si Mama. Ako naman dahil bata pa ay parang lumipas na agad ang lungkot pero paminsan-minsan hindi naman mawawala yung mami miss ko si Papa. Lalo na nga ang pagsama niya sa akin na maglaro ng basketball. Si Ron naman at si Jerome na halos isang taon lang ang pagitan ng edad at habang dalawang taon naman ang agwat ko kay Ron ay sila ang lagi kong nakakasama sa pagbabasketball sa may bakura namin. Gustuhin ko man na sumama sa practice ng team ay hindi kumagawa dahil ayoko namang iwanan si Mama dito sa bahay at baka malungkot na naman siya. Mipas pa nga ang isa at ang dalawang linggo hanggang sa nakapagpadala ng sulat si Papa kay Mama. Ni hindi ko maipinta ang mukha ni Mama sa sobrang galak niya sa sulat na galing kay Papa. Masaya din naman akong malaman na okay si Papa doon. Mababait daw ang amo nila at maganda ang swelduhan sa kanyang pinagtatrabahuhan.
O mama, bakit umiiyak ka pa rin eh, okay naman si papa? Tanong ko kay mama noong nakita ko siyang nagbumukmuk sa kanilang kwarto. Hindi ko rin kasi mapigilang mag-isip sa kung ano ang maaaring mangyari kay mama. Napapabayaan na kasi niya ang kanyang sarili. Minsan ay makikita ko na lang siya natulala at parabang wala sa ulirat. Magkaganon pa man ay ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para naman madaling matanggap ni mama na hindi naman nawala si papa sa amin. Malayo lang siya para rin sa aming ikakabuti. Nagdaan pa nga ang mga araw, Papa Dudut, at unti-unti na rin kinaya ni mama ang lahat. Nakakatuwang isipin na ganoon pala kalaki ang pagmamahal ni mama kay papa. Sa bagay, ganoon naman daw talaga dahil kapag nagmamahal ka at kapag nalayo ang taong minamahal mo, para din niyang tinangayang halos kalahati ng buhay mo. Habang tumatagal si Papa doon ay nakita kong ganoon din at mas lalong pinagtitibay ang pagmamahalan nilang dalawa ni Mama. Natatawa na lang ako minsan dyan kay Mama sa tuwing may darating na kartero, halos sumaba ang leeg niya at kakaabang kung may sulat bang manggagaling kay Papa. Matutulog na sana ako noon nang mapansin kong bukas ang ilaw sa may kusina. Nakita ko ang mahinang mga hikbi ni Mama. Noong una ay pinili kong pagmasdan muna siya at doon ko nakita ang hawak niyang larawan. Si Papa yun nung binata pa ito. Gusto kong mag-usisa kaya lumapit ako kay Mama. Mama, si Papa ba yung nasa larawan? Tanong ko kay Mama. Oo anak. Paano mo naman agad namukhaan si Papa mo eh? Ang layo-layo ng itsura niya ngayon. Napansin kong parabang namangha sa akin si Mama dahil nalaman ko na si Papa yon. Kung tutuusin nga Papa Dudut ay malayo na talaga ang itsura ni Papa sa larawan na hawak ni Mama. Paano ko naman hindi malalaman, Ma? Eh mata pa lang ni Papa eh siyang siya na yan. Tugon ko kay Mama habang nakangiti. Ngumiti din ang bahagya si Mama pero pansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Ma? Bakit sa lahat ng larawan eh yan ang gusto mong tignan? Tanong kong muli kay Mama na parabang gusto ko talagang malaman kung ano nga ba ang mayroon sa likod ng mga larawan na yon. Kasi anak, ito yung larawang binigay ng papa mo sa akin nung malayo siya sa piling ko. Paglalahad ni Mama. Nagtaka ako kaya muli kong sinundan ng tanong. Ibig sabihin niyan eh, nagkahiwalay na kayo ni Papa noon? Huminga ng malalim si Mama. Mga ilang segundo rin siyang nag-isip at saka sumagot. Oo anak, dati kasi tuto lang lolo mo sa pakikipagnobyo ko kay Papa mo. Ang sabi ni Mama. Eh bakit naman tumutol si lolo kay Papa eh, mabait naman siya. Muli kong usisa kay Mama. Kasi anak, mahirap lang ang papa mo noon. Hiwalay ang lola Julieta mo sa lolo ni Stormo. Naglalabada lamang ang lola mo noon habang ang papa mo naman ay nakikisaka lamang sa kamag-anak nila. Gusto ng lolo mo na magkaroon ako ng magandang kinabukasan at ang gusto niyang mapangasawa ko ay yung isa kong manliligaw na may ari-arian at nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya lang eh ayaw ko naman dun anak dahil sobrang yabang niya. Habang nagkwekwento si Mama ay nahalata kong gustong gusto niya ang ideyang ibahagi ang kwento nila ni Papa sa akin. Kaya kahit alam kong hindi ako makaka-relate ay pinili ko na lamang na makinig sa kanya. Paano ba kayo nagkakilala kung si Papa ay hindi pumapasok? At saka ikaw naman Mama ay bantay sarado ni Papa. Paano mo nakilala si Papa? Tanong ko kay Mama. Sa tuwing dadaan ako sa may kanto ay nakikita ko noon ang Papa mo. Naglalako siya ng balot anak at ako naman ay suki niya. At ang Papa mo ay may kakaibang ginawa para mabenta agad ang balot niya. May dala siyang gitara at hinaharanan niya ang bawat dumadaan kaya noon ay napukaw ng Papa mo ang atensyon ko. Para bang bumalik sa pagiging teenager si Mama habang nagkukwento sa akin. Talaga Ma? Ang galing naman ni Papa! Masayang sagot ko. At etong letratong ito ang naging lakas ko noong mga panahong nilayo ako ng lolo mo sa Papa mo. Umalis ang Papa mo at nagtrabaho. Hinintay ko siya ng 5 taon, walang sulat, walang kahit na ano at ang tanging pangako lang niya ay babalikan niya ako. Tumigil si Mama dahil halos na iiyak na siya. Pagkatapos ay bumalik siya at nagtrabaho siya sa tiyahin niya sa Mindoro at doon nga ay tinulungan siya nitong mag-aral.
Ang larawang ito lamang ang naging dahilan ko para patatagin ang loob ko na babalik din ang papa mo. Ngumiti si mama sa akin, Papa Dudut. Ngumiti din ako sa kanya. Kahit sa totoo niyan ay halos maiyak na rin ako. Siguro doble o baka nga triple pa ang nararamdamang lungkot ni mama. Ngayong malayo si papa sa feeling namin. Hanggang sa aking pagtulog, Papa Dudut, ay naaalala ko pa rin ang kwento ni mama sa akin. Ganoon ba talaga pag nagmamahal, pinaglalaban, hinihintay? Sa 5 taon na paghihintay ni mama kay papa ay maaring marami ang nangyari, pero nakakabilib si mama dahil hindi siya bumitaw kay papa. Pero mas nakaka-proud si papa dahil binalagan niya si mama at nagtapos ng pag-aaral. Naisip ko ang mga magulang ko hanggang ako'y nakatulog na nga. Kinabukasan ay ang lakas ng aming radyo, pero pansin ko ang ngiti sa mga labi ni mama. Nga pala, ngayon pala ang araw ng pagdating ng sulat ni papa kay mama. Kung sana lagi na lang ganyan si mama kung masaya lang siya lagi. Maya-maya pa ay dumating na nga ang kartero. At ayon si mama, sa gate pa lamang ay binabasa na ang sulat at mukhang excited talaga siya. Nakita ko ang ekspresyon ng mukha niya sa bawat salitang binabasa niya. Kilig na kilig si mama. O mama, papasok na ako, baka langgamin pa ako dito eh. Sabi ko kay mama, habang natatawa ko. Ikaw talaga, ako pang inaasar mo anak. Tugon ni mama na halatang kilig na kilig naman sa panunukso ko. Mag-ingat ka dyan ha, huwag ng paggabi. Bilin niya. Papasok na ako noon nang bigla ko namang nakasalubong ang mga tropa ko sa basketball na na-miss daw ako. Matagal na rin kasi akong hindi nakakapag-basketball simula nang umalis si papa. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero parang hindi ko na rin gustong maglaro noon. Para bang may nag-iba sa akin. Uy, nagdadalaga na si Roxanne, kaya wala nang hilig sumama sa atin. Panunukso ng kasama ko. Hindi naman, wala kasing kasama si mama at puro laro si Jerome at Ron. Sabi ko naman sa kanila. Eh baka may crush ka na rin, isa pang pang-aasar ng kasama kong si Joyce. Crush? Crush kayo dyan. Hindi ako magkaka-crush, mahirap yan. Sabi ko na sa totoo lang ay inis na sa kanila. Ayoko kasi ang isipin ng mga ganyang bagay dahil masyado pa akong bata. Palibasa ako ang pinakabunso sa amin, kaya ganun sila kung mang-asar. Pero paano nga ba kung dumating din ang araw na ma-inlove ako? Ayoko namang masaktan, kaya siguro hindi ko pipiliin ang malayo sa taong mahal ko. Sana lang pag dumating ang araw na yon ay matagpuan ko din ang katulad ni Papa. Yung hindi ako sasaktan at handang tuparin ang kanyang mga pinangako. Mabilis na lumipas ang halos 5 taon, Papa Dudut, pero walang papa ang nagparamdam at bumalik. Huminto na lang bigla ang pagpapadala niya ng sulat kay mama. 2 taon lang daw dapat ang kontrata ni papa, pero sabi niya kailangan niya raw na mag-extend doon para mas lalong makaipon. Pero noong mga 3 taon, 4 taon hanggang sa umabot na nga sa 5 taon ay walang text o tawag ang natanggap namin. Nagpapadala kami ng sulat baka sakaling matanggap ni papa, at pinapadala na rin namin ang numero na pwede niyang tawagan. Pero namuti na lang ang aming mga mata sa kakahintay, pero walang papa ang nag-text o tumawag. Nakapagtapos ako ng high school sa tulong ni Lolo. Tama kayo, Papa Dudut, dahil nalaman ni Lolo ang nangyari sa aming pamilya. Muling nabuhay ang puot na nakatago sa puso ni Lolo kay Papa. Asa nang pangako ng lalaking yan na bibigyan kanya ng maginhawang buhay? Bulyaw ni Lolo kay Mama. Umiiyak si Mama noon at hindi na umiimik. Noon pa man ay alam kong ganyan ang gagawin ng lalaking yan. Hindi siya marunong mag-alaga ng pamilya. Wala siyang kwenta. Anong klase siyang ama para iwanan ng ganun-ganun na lang ang kanyang pamilya? Galit na galit si Lolo habang sinasabi niya lahat ng yon kay Mama. Si Mama naman ay pinili niyang tumahimik at hindi na patulan si Lolo, habang iniiyak niya na lamang ang lahat. Unti-unti na ring huminahon si Lolo. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang pamilya mo. Kayo na mga apo ko. Kalimutan nyo na ang walang kwentang lalaking yan at magsimula tayong muli. Ang sabi ni Lolo habang pinapatahan niya sa pag-iyak si Mama. Alam ko maraming gustong sabihin si Mama. Alam ko din sa puso ko na hanggang ngayon ay umaasa pa rin si Mama na babalikan din kami ni Papa.
Pero kung ako ang tatanungin, Papa Dudut, ayoko na. Mahirap maghintay sa isang bagay na wala kang kasiguraduhan. Alam kong hindi ako magiging patas kay Papa kung ito ang paniniwalaan ko. Pero ang sa akin lang, Papa Dudut, ay ayokong masaktan. Ayokong umasa sa mga bagay na hindi na babalik pa, na kahit na anong gawin mo ay hindi mo na mapipigilan. Pinilit ko ang sarili ko para maging matatag para sa mga kapatid ko at lalo na kay Mama. Hindi ko siya iniwan dahil alam kong kailangan niya ang isang taong makakaintindi sa kanya. Mama, huwag ka nang masyado mag-isip, Ma. Andito lang ako at ako, hinding-hindi kita iiwanan. Naiiyak na sabi ko kay Mama nang minsang muli ko na naman siyang makitang umiiyak at tinitingnan ang larawan ni Papa. Anak, naniniwala ka bang iniwan na tayo ng Papa mo? Tanong niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang totoo na hindi na ako naniniwala na babalik pa si Papa. O magsisinungalin ako para hindi tuluyang masaktan si Mama. Ma, ako man ay hindi ko alam kung ano nga ba ang totoo. Basta maipa-Diyos na lang natin ang lahat. At tandaan mo, Mama, andito lang kaming mga anak mo para sa'yo. Kakayanin natin kahit wala si Papa. Ang mga huling salitang namutawi sa bibig ko, ang mga salitang nagpakurot sa aking puso. Kakayanin nga ba talaga namin kahit wala ang Papa ko? Pinilit naming tanggapin, Papa Dudut, na wala ng Papa ang babalik, pero hindi ganoon naging kadali ang lahat. Halos hindi na namin makausap at hindi na kumakain si Mama. Kahit na anong pakiusap namin ay parang wala talaga siya sa sarili niya. Minsan makikita mo na lang siyang tulala at nakaupo sa may malapit sa bintana at tila ba may hinihintay na dumating. Hanggang sa isang araw ay may isang mensahe na nabasa si Mama mula sa kanyang cellphone. Ma, si Papa ito. Patawarin mo ko pero nagkamali ako. Natukso ko sa iba at huwag na kayong umasang babalik pa ako dahil may sarili na akong pamilya sa Qatar. Masaya na kami ngayon. Patawarin mo ko pero may mga bagay talaga sa mundo na mabuting tanggapin na lang natin. Mahal kita, Ma, pero mas mahal ko si Cristel. Paalam. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Nanginginig ako na halos lumuwa ang puso ko sa sobrang sakit pagkatapos ko mabasa ang text na yon mula kay Papa. Malinaw na pinagpalit niya kami sa iba. Mama? Okay ka lang po ba? Alam ko naman na magiging tugon niya pero nagulat ako sa mga sumunod na lumabas sa kanyang bibig. Anak, kapag bumalik sa atin ang Papa mo, tatanggapin ko pa rin siya. Alam kong hindi ako magagawang lokohin ang Papa mo, ang sabi ni Mama. Nainis ako sa kanya dahil masyado na siyang nagpabulag sa pag-ibig niya para sa walang kwentang lalaki. Mama, ano ba? Mamulat na kayo sa katotohanan na wala ng Papa ang babalik? Wala na siya. Pinagpalit na tayo sa iba. Ako man ay nabigla pero yun ang lumabas sa aking bibig na alam kong nanggaling sa kaibutura ng aking puso. At dala na rin ang galit ko kay Papa. Anak, huwag kang ganyan. Papa mo pa rin siya. At kahit na anong mangyari kung wala siya, wala ka din sa mundo. Hindi ko alam kung saan nang gagaling ang mga pinagsasasabi ni Mama. Diyos ko, Ma, tigil-tigilan nyo na yung emosyon nyo. Patayin nyo na yung nararamdaman ninyo para sa lalaking yun dahil kahit na anong mangyari, hinding-hindi ko na siya ituturing na ama. Umalis na ako na nagdadabog. Alam kong mali na tinalikuran ko si Mama pero namumuyos na ako sa galit at hindi ko alam kung kanino ba talaga ako dapat magalit. Kay Papa na iniwang kami o kay Mama na kinalimutan ang mga anak niya at hindi na lumaban para sa amin. Napakahirap ng sitwasyon ko. Ganon pa talaga kapag nagmahal ka. Kapag lumayo siya at nakahanap ng masigit sa'yo, ganon-ganon na nga lang ba ito itatapon ng lahat na mayroon kayo? Kung ganon ay wala pala talagang kwenta ang pag-ibig. Magmula noon ay tila ba nagtanim na ako ng galit sa mga lalaki at hindi ko na rin pinaniwalaan ang pag-ibig. Nag-aral na ng high school ang aking dalawang kapatid
At dahil magkakasunod lang ang edad naming tatlo ni Ron at ni Jerome ay medyo nahirapan kami sa mga gastusin. Kahit pa sabihin na tinutulungan kami ni Lolo ay iba pa rin talaga kapag sariling sikap mo. Gusto kong kausapin si Mama pero halos wala na rin siya sa kanyang katinuan. Tama kayo, Papa Dudut. Para bang nagkaroon ng diferensya si Mama sa pag-iisip. At ang sabi ng doktor ay dala daw ito ng depresyon at ang tanging paraan lamang para makabalik sa dati si Mama ay ang makita si Papa. Napakasakit, Papa Dudut, na yun lamang ang paraan. Isang bagay na napakahirap namang gawin. Minsan ay gusto kong magalit kay Mama dahil hindi niya man lang nagawang ipaglaban ang nararamdaman niya na mas pinili niya lang na maging asawa kaysa sa maging mabuting ina para sa amin. Buti na lang at malakas pa sina Lolo at Lola, dinadalaw nila kami kapag nagkakaora sila. Doon ko sinabi kay Lolo ang plano kong gawin. Lo, gusto ko po sanang huminto muna sa pag-aaral at magtrabaho para bigyan daan ang pag-aaral ni Ron at ni Jerome. Pagpapaalam ko kay Lolo. Apo, sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo? Sayang naman, kaya naman namin kayong sustentuhan ang lola niyo eh, ang sabi ni Lolo. Bakas na ang katandaan sa kanyang mga boses pero magkaganon pa man kahit uugod-ugod na ay hindi pa rin ito ulyanin. Lolo, sigurado na po ako. Magtatapusin ko na muna ng high school sina Ron at Jerome at saka ko po ipagpapatuloy ang pag-aaral ko ng kolehiyo. Muli kong sabi kay Lolo. Pero pinilit niya ako na ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Apo, kung gusto mong magtrabaho, pwede mong gawin yan at hindi kita tututulan. Ang sa akin lang ay gusto ko matapos mo rin ang pag-aaral mo at huwag mong pabayaan. Yan lamang ang maipapamana sa inyo ng mama ninyo. Habang nabanggit ni Lolo si Mama ay yumuko siya. Nahagip ng kanyang mga mata si Mama na nakadungaw na naman sa bintana. Hindi ko nga alam kung saan ako nagkamali sa mama ninyo. Nalagaan, pinag-aral namin siya pero mapupunta lang pala siya sa lalaking sasaktan siya at walang kwenta. Kahit pala laging sumisigaw at laging galit si Lolo ay mararamdaman mo din ang pagiging tatay niya pag si Mama na ang pag-uusapan. Libhas ay nag-iisang babae lang si Mama sa kanilang tatlong magkakapatid, kaya siya ang prinsesa nila. Parang katulad din sa katayuan ko. Pero kung tutuusin ay mas maswerte pa si Mama dahil may katulad siya ni Lolo. Kaya ikaw, Apo, pag nagmahal ka, piliin mo yung taong papahalagahan ka. Yung kayang magsakripisyo, hindi yung pagkatapos ng lahat-lahat ay iiwanan ka na lang na parang bula. Malaman ang mga huling salita ni Lolo pero sinapuso ko ang mga sinabi niya. Dahil alam kong balang araw ay hindi ko naman mapipigilan ang puso kong magmahal. Pero gagawin ko din ang lahat para maiwasan ang sakit na dulot ng sobrang pagmamahal. Nagpatuloy ako, Papa Dudut, sa aking pag-aaral. Malaking mundo na pala kapag tumapa ka sa kolehiyo. Hindi ito parang high school na pwedeng easy-go-lucky ka lang. Dapat ay magsikap ka para sigurado may maganda kang hinaharap. May mangilan-ngilan akong kaklase na dito rin sa universidad na pinapasukan ko nag-aral. Kahit papaano ay nakabawas ka ba din dahil may kakilala din ako. Marami kasi ang mga kaklase ko na piniling pumasok sa Maynila samantalang may iba naman na gaya ko na mas ginustong manatili na lamang sa probinsya ng Cavite. Kumuha ako ng kursong Electrical Engineering na nagulat ako dahil halos karamihan ng mga kaklase ko ay lalaki. Kung sa bagay, konti lang naman talaga ang interesado sa math. At buti na lang talaga at marunong ako sa math. Sabi nga ni Mama noon ay namana ko daw ito kay Papa. Sa Papa ko na ngayon ay wala na. Nainiwan na kami, naalala ko na naman tuloy siya. Sa tuwing naaalala ko si Papa, may kung anong sakit ako nararamdaman. Para bang tinutusok ng sabay-sabay ang puso ko. Hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang lahat ng pinagdaanan namin. Sa tuwing nakikita ko si Mama, bumabalik lahat ng pangako ni Papa. Paulit-ulit kong naririnig ang mga pangakong binitawan niya noon kay Mama noong panahong aalis siya papunta ng Qatar. At hindi ko lubos maisip na magagawa niya ang lahat ng iyon. Papauwi na ako ng bahay noon. Nasa bakuran pa lamang ako ay nagtaka na ako at hindi ko naaaninag ang mukha ni Mama na nakasalumbaba sa may bintana.
Kinabahan ako ng labis. Dali-dali akong pumunta sa kwarto niya para hanapin siya pero walang mama ang naabutan ko. Maya-maya pa ay nakita ko siya nagluluto ng adobo. O anak, nariyan ka na pala, halika dito at kumain na tayo. Tamang-tama, kararating lang din ang dalawang kapatid mo. Ron at Jerome, andito na ang ate ninyo, kumain na tayo. Ako man ay hindi makapaniwala. Si mama nagluto at kasabay na naming kakain. Naging alagain na rin kasi si mama noong parang nawala siya sa kanyang sarili. Nakita ko si Ron at Jerome na bahagyang umiti sa akin. Alam ko na ang ibig sabihin noon na wag na lang ako magtanong at mag-usisa. Kumbaga, sabayan ko na lamang si mama. Tahimik kaming kumakain na halos marinig mo ang bawat pagbagsak ng kutsara at tinidor sa plato. Pero ang katahimikang yun ay tinapos ni mama nang magsalita siya. Mga anak, kumusta na kayo? Tanong ni mama sa amin. Nagtinginan lang kaming tatlo. Si Ron ang madaldal sa amin na agad na sumagot sa tanong ni mama. Okay lang po, eto marami pong activity sa school. Naramdaman kong sinipan ang mahina ni Ron si Jerome. Nagsenyasa na naman sila na silang nagkakaintindihan. Mga anak, patawarin niyo ko ha. Maikling sagot ni mama. Nangingilid na ang mga luha ni mama at ako ay halos mapaiyak na rin pero pinilit kong pinigilan yon. Patawarin niyo si mama sa mga pagkukulang ko ha. Sa mga araw na hindi ko nasusubaybayan ang paglaki ninyo, na napabayaan ko kayo dahil naging makasarili ako. Pinili kong maging malungkot imbis na kayo ang pagduunan ko ng pansin. Mga anak, sana hindi pa uli ang lahat. Babawi si mama at magiging masaya tayo muli. Ang mga huling salitang sinabi ni mama ang nag-udyok sa aming mga kamay at braso para yakapin siya. Sobrang na-miss ko si mama. Sobra namin siyang na-miss. Niyakap na namin siyang tatlo at sa buntong yon ng aking buhay, Papa Dudut. Sabi ko sa aking sarili na magiging maligaya ulit kami. Kasama na si mama. Paunti-unti ay bumalik na sa dati ang lahat. Paunti-unti ay nakabangon na kami pagkatapos ng halos 8 taon. Roxanne, gumising ka na dyan at malilate ka na sa klase mo. Parang ayaw kong gumising, Papa Dudut, habang naririnig ko ang boses na yon ni mama. Mama, mamaya na po, maaga pa, ang sabi ko kay mama. Pero hindi siya nagpaawat at kiniliti niya ako ng kiniliti hanggang sa mapabangon na lang ako. Ganun na ganun si mama noong bata pa kami nila Ron. Akala ko'y nawala na yung lahat. Akala ko'y hindi na maibabalik yon pero andito na ulit siya. Maayos na kami. Bumangon na ako at inihanda ang gagamitin ko. Lumapit si mama nang mapansin niyang pants at t-shirt na naman ang isusuot ko. Roxanne, seryoso ka bang yan na naman ang isusuot mo? Tanong ni mama na nakataas ang kilay. O bakit na naman mama? May mali ba sa isusuot ko? Tanong ko sa kanya. Oo, may mali talaga. Kasi sa pagkakaalam ko anak, babae ka at hindi ka lalaki. Sabay tawa ni mama ng malakas. Napapabuntong hininga na lamang ako. Minsan dahil sa sobrang saya ko na nagbalik na si mama sa amin. Pero kasama ng pagbabalik niya ay ang pagiging makulit niya. Eh kasi naman mama, dito ako komportable at saka okay na rin yun para mas maging astig ako. Tumingin si mama sa akin na inirapan niya ako. Ay naku anak, dapat kumilos na, dalaga ka na. Ang ganda-ganda mo anak pero lagi ka na lang nakatago sa pants at t-shirt na yan. Minsan kasi anak, wag na wag mong ikakatakot ang mga pagbabago dahil malay mo. Yun din ang paraan para sa isang mas magandang bagay. Tama si mama. Takot lang ako na baka kasi kapag binago ko ang sarili ko ay hindi maging maganda ang kalalabasan. Pero mama, ano naman ang isusuot ko? Tanong ko sa kanya dahil sa totoo lang ay halos ganoon lahat ng damit ko. Hindi ko naman sinasabi na hindi mo na isusuot ang mga yan anak. Ang sa akin lang eh paminsan-minsan magsuot ka ng blouse at ayun yung sapatos na yun mukhang hindi mo nagagamit pa anak. Itinuro ni mama ang isang black na doll shoes. Bigay ni Lola yon sa akin noong graduation ko, noong high school. Okay, sige ma, gagawin ko na po yung sinasabi ninyo. Mama, salamat ha. Ngumiti ako kay mama habang hinahawakan ko ang mga kamay niya. Bakit ka nagpapasalamat anak? Para saan? Tanong niya.
Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo, Ma. Alam kong hindi naging ganong kadali ang lahat sa iyo, pero pinili mo pa rin bumangon para sa amin. Aaminin ko na minsan nagagalit ako sa inyo dahil pakaramdam ko ay mas mahal ninyo si Papa sa amin, na parang sa kanya lang umiikot ang mundo ninyo at nakalimutan ninyo may mga anak kayo. Sabi ko kay Mama. Anak, patawarin mo ko. Alam ko nung una na naging mahina ako, pero pinapangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat para mabawi ko ang mga panahon na wala ako sa tabi ninyo. Nagyakapan kaming dalawa ni Mama. Napakasarap sa pakiramdam habang yakap ako ni Mama. Para bang wala na akong nanaisin pa. Basta nasa tabi lang niya ako. Nang umalis kasi si Papa ay parang nawala na rin si Mama. Pero magkaganon pa man ay hindi ko din siya masisisi dahil mahirap nga talagang mawala ng isang taong halos kalahati ng buhay niya. Basta ako, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na mauulit sa akin ang nangyari kay Mama. Isang araw habang papasok na ako ay may isang lalaki akong nakabanggaan. Natapunan ng soft drinks ang aking suot na blouse. Yung blouse na pinili ni Mama para isuot ko. Sa sobrang inis ko, Papa Dudut, ay pinagsalitaan ko siya bago pa man siya makahingi ng sorry sa akin. Kuya, sa susunod naman po kasi, hinay-hinay po sa paglalakad at hindi po kayong may-ari ng kalsada, sabi ko sa kanya habang nakataas ang isang kilay ko. Ami, sorry ha. Sorry talaga, may tinitingnan lang kasi ako eh, hindi kita napansin. Sagot naman ang lalaking yon. So ganun po kuya, kapag nagmamadali ka dahil may tinitingnan ka, hindi mo na makikita yung kasalubong mo, ganun? Pagtataray ko pa rin kay kuya na halatang nahihiya na dahil marami na ang dumadaan. Miss, sorry talaga ha. Sabi niya nang umiti sa akin. Napahawak ako sa dibdib ko dahil parang bumilis bigla ang pintig ng puso ko. Natameme ako noong ginitian ko siya. Sige kuya, palalampasin ko ito pero sa susunod ha, tingnan nyo naman po ang dinadaanan ninyo kung pwede lang po para wala na rin kayong makabanggaan. Kahit nauutal ako ay sinabi ko yun. Ayoko kasing mapansin niya na medyo natahimik ako ng ilang segundo. Thank you miss and nice to meet you. Ako nga pala si Francis. Sabi niya habang nilalahad ang kanyang mga kamay. Nahihiya ako Papa Dudut pero ayoko din namang palagpasin ang pagkakataon na yon para makilala ko siya. Roxanne, maikling tugon ko. Saka na ako tumalikod sa kanya. Bigla na kasi akong namula at hindi ko alam kung anong meron sa kanyang mga ngiti. Basta ang alam ko lang ay kinakabahan ako. Bigla na naman tuloy akong nahiya noong nahuli niya akong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam pero para bagang nakasunod pa rin siya sa akin. Hinayaan ko muna. Nagpatuloy muli ako sa paglalakad hanggang sa malapit na ako sa patutunguhan ko nang makita ko pa rin siyang nakasunod sa akin. Lumingon ako at nakita ko siyang nakatingin din sa akin. Kuya, sinusundan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Napahinto siya. Napangiti saka sumagot. Miss, dito rin kasi yung pupuntahan ko eh. Sa Block D, first year ako at kumuha din ako ng architecture. Gusto kong sumigaw ng malakas Papa Dudut sa sobrang hiya ko na akala ko ay ako ang sinusundan niya. Hindi na ako sumagot at binilisan ko na lamang ang paglalakad. Nainis ako sa sarili ko dahil sa ginawa ko. At kung sinuwerte ka nga naman ay magiging magkaklase pa pala kami ni Francis. Ano na lang ang gagawin ko? Paano ako makakabawi? Hindi ko alam basta ang alam ko. Kinakabahan ako sa maaaring mangyari. Umabot hanggang hapunan at maging hanggang sa aking pagtulog ay hindi mawala sa isipan ko si Francis. Hindi ko alam Papa Dudut kung bakit, pero ang inisip ko na lang ay yun ay sa kadahilan ng napahiya ako sa kanya. Maaga ako noong nagising nang mapansin ni Mama, kaya si Mama na agad ang nag-usisa sa akin. Aba-aba, maaga atang nagising ang mahal na prinsesa ngayon ah. Ang sabi ni Mama. Mama talaga eh, niloloko niyo na naman po ako eh. Ayaw niyo po yun. Hindi niyo na ako kailangan pang gisingin. Ang sabi ko kay Mama. Oo na, sige na, panalo ka na. Sabay tawa na naming dalawa. Pero wala ka naman bang problema anak? Tanong muli ni Mama. Opo Ma, wala po akong problema. Huwag po kayong mag-alala dahil ngayong nagbalik na po kayo sa amin. Kayo po ang unang makakaalam pag hindi ako okay.
Gumaan ang pakiramdam ko. Parang nanumbalik ang tiwala ko sa sarili noong maramdaman ng puso ko na hindi ako iiwanang muli ni Mama. Tama anak, eh meron ka na bang boyfriend? Tanong ni Mama habang ngumiti ng nakakainis ng ngiti. Eh si Mama talaga oh, wala nga po nagtatakang manligaw eh, boyfriend pa kaya? Sabi ko sa kanya. Tinatanong ko lang naman anak eh, malay ko ba baka may napapalampas na ako? Kung si Ron at Jerome nga eh nagkakwento sa akin, ikaw pa kaya? Ang sabi ni Mama habang nakatitig sa inaayos kong damit. Mama, wala po at saka ayaw ko muna mag-asawa. Gusto ko pong alagaan lang kayo. Ang sabi ko sa kanya. Kumunot ang noon ni Mama. Hay nako, ang anak ko talaga eh hindi mo naman dapat ilaan ang buong buhay mo sa pag-aalaga sa akin. Alam mo anak, ibang iba pa rin kapag may nagmamahal sa'yo. Napansin kong parang nag-iba ang tono ni Mama. Alam ko muli na naman niyang naalala si Papa. Opo ma, tatandaan ko po yan, pero sa ngayon, ang gusto kong gawin ay alagaan muna kayo. Sabi ko sa kanya. Ayaw kong malungkot si Mama kaya pinilit kong ibahin ang usapan. O siya, gumaya ka na para naman maumpisahan mo na yung pagpili mo ng isusuot. Kanina ko pang nakita na ngayon ka lang ata naguluhan sa kung ano ang isusuot mo. Sumilay muli ang ngiti ni Mama. Mama talaga, gumagawa na naman ng intriga. Ang sabi ko sa kanya. Ah, basta anak, kapag may umaaligid, eh sabihin mo kaagad sa akin ha? Ang sabi ni Mama. Si Mama ay ang tinuturing kong best friend. Babae kasi siyang mag-isip. Ibig sabihin, alam niyang may puso din akong babae. Hindi katulad ng ibang mga kaibigan ko na ang kilala lang nila ay ang bruskong si Roxanne na mahilig mag-basketball. Pero nagtaka din ako sa sarili ko kung bakit gusto kong magkilos babae ngayon. Pero ewan ko ba, mas lalo akong nai-excite na pumasok. Para kasing may hatid na magandang umaga ang araw na ito. Pagpasok ko ng classroom ay lingunan dito, lingunan doon. Ang totoo niya ay hinahanap ko si Francis. Huy, sino yung hinahanap mo ha? Bungal sa akin ang classmate ko na si Jennifer. Ah eh wala, si ma'am, baka kasi nandyan na eh. Sagot ko sa kanya. Sus, wag mo nga ako niloloko Roxanne. At halata namang hinahanap mo yung bago nating classmate no? Sabay ngiti sa akin. Ha? Sinong bagong classmate? Hindi kaya no? Sabi ko sa kanya na nauutal pa. Kita mo yan? Nahuhuli nga sa pananalita mo eh. May crush ka kay Francis no? Wala ah. Huwag kang gumawa ng kwento, baka may maniwala sa iyo eh. Sabi ko naman kay Jennifer. Maya maya pa ay dumating na nga si Francis. Oh, ayan na pala yung hinahanap mo eh. Sambit ni Jennifer. Ang gwapo niya Papa Dudut. Moreno, ang ganda ng mata, ang ganda ng tindig at ang gandang ngumiti. Pero bakit nga ba hindi ko siya mali sa aking isipan? Hi Roxanne, bungad niya sa akin at tumabi pa sa aking upuan. Lalayo na nga lang ako, baka kasi langgamin pa ako eh. Pangaasar ni Jennifer na agad ko namang kinurot sa tagiliran para tumahimik na. Hi din, maikling tugon ko sa kanya. Nakakainis at hindi ko alam kung pinapansin niya ba ako dahil gusto niya akong maging kaibigan o dahil ba sa pagkakapahiya niya sa akin na akala ko ay sinusundan niya ako. Gusto niya kayang ipaalala yun sa akin. Kumusta ang tulog mo kagabi? Tanong niya. Nakakainis talaga at nagpapakyut pa siya sa akin. Okay naman, bakit mo natanong? Ang sabi ko. Sana Papa Dudut ay hindi na lang ako nagtanong ng bakit. Baka kasi isipin niya na pinapahaba ko ang usapan at gusto ko siyang makausap. Bulong ko sa sarili ko. Wala lang, gusto ko lang tanungin eh. Roxanne, pwede ba akong humingi sa'yo ng favor? Humihingi na siya ng pabor sa akin. Bakit nagpapakyo talaga siya? Okay, ano ba yon? Tanong ko. Pwede bang kopyahin ko na lang ang mga notes mo sa mga past lessons natin na hindi ko naabutan? Ang sabi niya. Hindi ko alam kung papayag ba ako o hindi pero gusto kong pumayag. Ayokong isipin niya na naiilang ako sa kanya. Sige, walang problema. Maikli kong tugon sa kanya. Ngumiti lang siya at maya-maya pa ay dumating na si Ma'am Zamora. Halos hindi na ako nakapag-concentrate sa mga tinuturo niya
dahil nakafocus ang atensyon ko sa gagawin ko mamaya. Baka mautal na naman ako sa sasabihin ko kay Francis. After 1 hour and 30 minutes, lumabas na kami at sumabay talaga si Francis sa akin. Nakatitig si Jennifer yung titig na ng aasar. Hanggang sa makarating na kami sa kantin, nilibre niya ako ng fries, burger at saka mango shake. Roxanne, pwede ko bang makuha ang number mo? Tanong niya sa akin. Nahihiya akong ilabas ang cellphone ko dahil wala na ito sa uso kaya sinabi kong wala akong cellphone. Nakita ko may dala ka kanina, sabi niya. Nakakainis. Nakalimutan ko na tinext ko pala si mama kanina noong nakarating na ako ng school. Nahihiyaman ako ay binigay ko din sa kanya ito. Nakalimutan ko nga pala, meron pala akong cellphone, sabi ko. Alam mo Roxanne, nakakatuwa ka, sabi niya. Nakakatuwa o nakakatawa? Iniinsulto mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Sa pagkakaalam ko parehas lang yun, sabay ngiti niya sa akin. Sa pag-uusap namin yun ni Francis, Papa Dudut, ewan ko ba pero parang naging babae ako. Kinikilig ako at nakaramdam muli ako ng kakaibang saya sa piling ng gwapong si Francis. Nagdaan pa ang mga buwan at lalo lang kaming pinaglapit ni Francis. Naging kasangga ko siya sa lahat ng bagay. Isinantabi ko muna yung mga bagay na posibleng mangyari kapag lalo lang akong napalapit sa kanya. Hanggang sa isang araw, habang papauwi na ako ay isang taong matagal ko nang nakalimutan ang nakita kong yakap ni Mama. Si Papa. Hindi ako makapagsalita o kahit na humakbang mula sa kinakatayuan ko para lumapit sa kanya. Sumikip ang dibdib ko noong akmang tatalikod na ako ay may tumawag na boses na ayokong marinig. Roxanne, si Papa tinatawag niya ako. Ayokong lumingon pero maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. Anak, miss na kita, ang sabi niya. Papa, bakit bumalik ka pa? Sabi ko sa kanya. Anak, bakit ka ganyan makipag-usap sa papa mo? Ang sabi sa akin ni mama. Ma, ang lalaking ito ang nagpasakit sa atin. Tapos ano, bigla siyang babalik kapag okay na ang lahat? Pabulyaw na sabi ko kay mama. Anak, patawarin mo ako kung nawala ako ng mahabang panahon. Nagkamali ako at inaaming ko yun. Pagpapaliwanag ni Papa. Nagkamali ka o sadya lang talagang kinalimutan mo si Mama kaya ka natukso sa iba. Sumbat ko sa kanya. Hindi na nagsalita si Mama dahil alam niyang hindi din ako magpapaawat kaya sinabi ko ang lahat ng ninais ko. Anak, maniwala ka. Pinagsisisihan ko ang lahat. Ang lahat ng ginawa ko at hindi ko na yun pinatagal dahil kayo talaga ang mahal ko at walang minuto ang lumipas na naiisip ko kayo. Paliwanag ni Papa. Sana naisip nyo din yan noong iniwan nyo kami at niloko. Sobrang paghihirap namin dito at ikaw naman Mama, huwag mo nang tatanggapin itong lalaking ito dahil sa kanya, munti ka na rin mawala sa amin. Hindi ko na namalaya na tumutulo na pala ang luha ko. Anak, patawarin mo ako. Ipinapangako ko na hinding-hindi ko na kayo iiwanan. Babawi ako at magsisimula tayong muli. Ang sabi ni Papa na umiiyak na rin ng mga oras na yon. Muli niya akong niyakap at naramdaman ko ang pananabik niya sa kanyang anak. Wala na kayong babawian at wala na kayong sisimulan pang muli dahil wala na kayong pamilya. Ang sabi ko kay Papa. Mahalika na, pumasok na tayo sa loob at hayaan mo na yan, masasaktan ka lang muli. Ang sabi ko kay Mama. Habang hawak ko ang kamay niya. Pero hindi man lang gumalaw si Mama. O ano Ma, ganun-ganun na lang, patatawarin mo lang siyang muli, sabi ko kay Mama. Anak, mahal ko si Philip. Mahal ko ang papa mo, ang sabi ni Mama sa akin. Umiiyak na siya kaya minabuti ko na lamang tumakbo palayo sa kanila. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pakaramdam ko ay mag-isa lamang ako. Ganun na nga lang ba kadaling patawarin ang isang taong halos sumira na sa buhay mo? Wala akong ibang malapitan at ang unang taong pumasok sa aking isipan
ay si Francis. Tinawagan ko siya. Mga bandang alas 4 na yon ng hapon, nasa parke ako at pinagmamasda ng mga batang naglalaro kasama ng tatay nila. Roxanne? Tawag sa akin ni Francis kaya bigla na lamang akong napalingon. Agad ko siyang niyakap at ibinuhos ang aking luha na kanina pang ayokong tigilan. Anong problema? Tanong sa akin ni Francis habang yakap ko siya. Hindi ako nagsalita kaya hinigpitan niya ang yakap niya sa akin. Andito lang ako at hindi kita iiwanan, ang sabi niya sa akin. Gumaan ang loob ko noong sinabi ni Francis yon. Maya-maya pa ay bumitaw na ako sa pagkakayakap sa kanya at umupo habang pinagmamasda ng paglubog ng araw. Hindi ako nagsalita at nakita kong kumuha ng panyo si Francis at saka pinunasan ang aking mga luhang hindi tumitigil sa pagpatak. Bumalik na si Papa pagkatapos niyang iwan kami ng halos 8 taon. Si Mama naman tinanggap na lang siya ng ganong kadali pagkatapos niya kaming lokohin at iwanan. Paglalahad ko sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko at saka naman sinandal sa balikat niya ang aking ulo. Alam mo Roxanne, kaya pinaghihiwalay tayo minsan sa taong minamahal natin ay para masukat kung hanggang saan tayo kayang dalhin ang pag-ibig natin para sa kanila, sabi niya sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, magloloko sila habang malayo sila, pagtutol ko sa kanya. Tama ka doon, dapat kapag nalayo ka sa taong mahal mo, hindi ibig sabihin noon ay kailangan mo maghanap ng iba para lang mapunan ang pangungulila mo sa kanya. Dapat habang malayo kayo, hindi nababawasan ang love. Dapat nga eh mas lalong nadadagdagan, ang sabi ni Francis. Pero bakit ganoon si Papa? Nakalimutan niya kami, tanong ko sa kanya. Minsan talaga hindi maiwasan ang mga pagsubok na darating sa isang relasyon, lalo pa pag magkalayo sila, lalo na ang tukso. Pero hindi ba dapat maging masaya ka na dahil ang mahalaga ay bumalik na siya sa inyo? Alam kong mahirap agad-agad tanggapin ang mga pangyayari, pero mas masarap sa pakiramdam na pagkatapos ng lahat ng pagsubok, sa kahuli-hulihan ay mas nananaig pa rin ang pagmamahal niya sa iyo. Ang sabi niya sa akin na sobrang nagpagaan sa kalooban ko. Ikaw ba Roxanne? Alam mo ba yung pinagdaanan ng Papa mo noong malayo siya sa inyo? At kung paano niya pinagsisisihan ng lahat? Ang importante lang naman kasi Roxanne ay ang pagsisisi at pagtanggap sa mga bagay na tapos na. Kaya nga tayo may kasabihan na past is past, di ba? Kasi ang mga bagay na tapos na, na dapat manatili na lamang sa nakaraan. Dahan-dahan kong inalis ang ulo ko mula sa kanyang balikat. Tumingin ako sa kanya. Francis, salamat. Maikling tugon ko. Tama si Francis, Papa Dudut. Lahat naman talaga tayo ay dumadaan sa mga pagsubok at nasa sayo yan kung ikaw ay magpapakain at magpapakalunod sa galit at hahayaan mo na lang na mawala sa iyo ang pag-ibig, pagpapatawad at pagtanggap sa mga bagay na tapos na. Sa pag-uwi ko sa bahay ay nadatnang ko si Papa na nagluluto. Mga bandang alas 7 na yon at natanaw ko din ang ngiti ni Mama. Yung ngiti niyang si Papa lang ang nakapagbibigay. Hindi ko alam pero masakit pa rin sa akin. Noong pagpasok ko ay napansin ko din si Ron at Jerome at ang saya-saya nila sa mga pasalubong na dala ni Papa sa kanila. Damit at mga sapatos. Naisip ko kung natanggap na nga lang ba nila ng ganon kadali si Papa. Ate Roxanne, tawag sa akin ni Ron. Tingnan mo si Mama tsaka si Papa o ang saya-saya nila, sabi ni Ron sa akin. Umupo muna ako sa tabi nila at saka ako nagtanong. Kayo ba, natanggap niyo na ba si Papa? Ang sabi ko. Ate, wala na tayong magagawa eh. Andiyan na yan. Alam ko na masakit ang mga ginawa ni Papa sa atin. Pero ang mahalaga naman dito ay si Mama eh. Kung ano ang kinakaligaya niya, sagot ni Jerome. Oo nga ate, at saka bakit pa natin sasayangin ang pagkakataon na maging masaya? Kaya kalimutan na natin lahat ate. Hindi na mahalagang nakaraan. Ang mahalaga ay yung ngayon, sagot naman ni Ron. Naliwanagan ako sa mga sinabi nila. Dapat nga ba talaga na magtanim ako ng sama ng loob kay Papa o kalimutan na lang yon at magsimula ng bagong buhay kasama siya
at malayo sa nakaraan. Unti-unti ay bumalik na muli sa dati ang lahat, yung dating masaya at buo naming pamilya. Ngunit nalaman ito ni Lolo, sumugod siya sa bahay at pinagtuturo si Papa. May mga masasakit na salita gaya ng sana, hindi ka nalang bumalik, wala kang kwentang asawa at ama, mamatay ka nalang sana at sana hindi nalang namin pinagkatiwala ang anak namin sa'yo. Naawa ako kay Papa, ni kahit na anong salita ay wala siyang sinabi. Lumuhod siya sa harap ni Lolo at Lola at humingi ng kapatawaran. Sinipa siya ni Lolo pero hindi siya lumaban. Hindi rin siya umalis sa pagkakaluhod niya at umiyak noong nilahad ang lahat ng nangyari sa kanya sa Qatar. Pinagbintangan po akong magnanakaw dahil pinag-initan ako ng asawa ng boss ko. Inisip nilang may relasyon kami dahil ako ang madalas kasama ng boss ko sapagkat ako ang pinagkakatiwalaan niya. Kaya gumawa ng paraan ng asawa niya para makulong ako. Naglagay siya ng alahas sa bag ko. Nagulat na lamang ako nang hulihin ako sa salang pagnanakaw. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Ayoko mag-alala sina Sandra at ang anak ko sa naging kalagayan ko. Kaya naman nang makahanap ako ng tiyempo ay sinabi ko na lang na may iba na akong pamilya. Para nang sa ganun ay kalimutan na lamang nila ako. Dahil akala ko ay magiging katapusan ko na. Na 4 na taon akong nakulong pero himalang pinalaya din. Dahil may mga tumulong daw sa akin at yun ay ang amo kong babae. Namatay na noon ang asawa niya kaya napalaya na ako. Pinagtrabaho niya ako muli sa loob ng 3 taon at hindi ko alam kung paano ko yun sasabihin sa inyo dahil alam kong hindi kayo maniniwala. Maya-maya pa'y pinakita ni Papa ang mga bakas ng pananakit sa kanya. Mayroon sa dibdib at sa likod. Naawa ako sa kanya, Papa Dudut, at nag-guilty ako. Nang makaipon na ako ay doon na ako nagpasyang umuwi ng Pilipinas at sinabi kong hindi na ako babalik pang muli doon. Tinulungan ni Lola na tumayo si Papa, pero si Lolo ay umalis na lamang bigla. Hindi ko alam kung tanggap na niya si Papa, pero ako, naging malinaw ang lahat sa akin. At ang nasa isip ko lamang noon ay gusto ko nang patawarin si Papa. Totoo ngang hindi kami nakalimutan ni Papa. Mas pinili niya pang maging masama ang tingin namin sa kanya kesa sa mag-alala kami. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan na patawarin siya. Nahihiya ko sa mga ginawa ko at sinabi kong laban sa kanya. Pero nilakasan ko ang aking loob at pinili kong patawarin si Papa. Isang umaga ay nauna akong nagising, ganun din siya. Eto na marahil ang pagkakataong hinihintay ko. Pinagtimpla ko siya ng kape. Papa, kape mo oh, ang sabi ko. Nagulat si Papa dahil pinansin ko na siya. Papa, sorry po ha. Sorry po. Bigla na lang lumabas sa bibig ko ang mga salitang yon. Naiyak si Papa. Anak, patawarin mo din ako. Miss na kita. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero sa ganoong eksena lang pala kami magiging masaya. Nakapagpagaan yon sa pakiramdam ko. Maya-maya pa ay nagising na rin si Mama, si Ron at si Jerome noong nakita nila kaming magkayakap ni Papa ay yumakap na rin sila. Tama nga sila, kapag mahal mo ang isang tao, anuman ang nagawa niya sa'yo dati ay kayang-kaya mo siyang patawarin. Wala na nga akong mahihiling pa dahil nasa harap ko na ang masaya at matatag na pamilya kasama si Papa. Akala ko iyon na ang pinakamasayang araw para sa amin. Pero may mas ikakasaya pa pala. Roxanne, hinahanap ka ni Francis, ang sabi sa akin ni Jennifer. Ha? Eh bakit daw? Tanong ko sa kanya. Andun siya sa basketball court, dalian mo na. Naparambol ata eh. Nag-alala ako sa kanya sa halos 3 taon naming magkasama ay ngayon lang napaaway itong si Francis kung kailan graduating na kami. Pagpunta ko sa basketball court ay wala namang tao maliban kay Francis. Oo mga kabarangay, andun siya at may hawak na bulaklak. Habang papalapit siya sa akin ay bigla akong kinabahan. Francis, anong pauso yan? Sabi ko sa kanya. Pauso? Tama ka, pauso nga. Pauso kong mahalin kita. Sabi niya sa akin. Ano ba yan, Francis? Pagtataka ko. Hindi ba halata kung ano ito, Roxanne? Sabi niya sa akin habang nakangiti. Hindi ko nga alam, kaya ipaintindi mo naman sa akin, ang sabi ko. Roxanne, mahal kita.
Mahal na mahal. Simula pa lang noong una tayong pinagtagpo. Alam ko na sa aking sarili na gusto kong makasama kita. Sorry kung pinatagal ko pa pero naduwag ako at ayokong malito ka dahil marami ka pang pinagdadaanan noon sa papa mo. Pero ngayong okay na ang lahat ay hindi ako papayag na matapos tayo sa pagiging magkaibigan lamang. Pwede ba kitang maging kahati ng puso ko? Tanong niya sa akin. Grabe siya mga kabarangay. Nakakakilig ang eksenang yon. Alam kong duwag din ako sa pag-ibig pero parang may bahagi ng puso kong gusto kong subukan kung paano mahalin at magmahal. Kung ibibigay mo sa akin ang kalahati ng puso mo, magiging unfair ako kasi kalahati na lang yung puso mo kaya ibibigay ko din ang kalahati ng puso ko sa'yo. Para buo na ang mga puso natin, sabay ngiti ko sa kanya. So ibig sabihin niyan hindi na tayo magkaibigan? Tanong niya. Oo, hindi na tayo magkaibigan kasi simula sa araw na ito, tayo na ay magkaibigan. At gusto ko ding sabihin sa'yo na mahal din kita, Francis. Sabay ngiti din sa kanya. Lumapit siya sa akin, malapit na malapit hanggang sa hinalikan niya ako sa noo. Saka na ako kikiss sa lips ha kapag nagpakilala na ako sa mama at papa mo, natatawa niyang sabi sa akin. Pwede mo bang ulitin yung sinabi mo kanina? Sabi niya sa akin. Ang alin? Sabi ko habang natatawa na. Nakalimutan mo na kaagad. Yumuko siya pero bago pa siya magtampo ay sinagaw ko na. I love you, Francis! I love you sa umaga! I love you sa tanghali! I love you sa gabi! At yun na nga ang simula ng pagmamahala namin ni Francis. At sana, forever na nga ito. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng graduation namin. At yun din ang araw na ipinakilala ko si Francis kina mama at papa. Tanggap naman nila si Francis, ganun din ang magandang pagtanggap sa akin ng kanyang pamilya. Nag-review kami sa parehong review center at pareho nga kaming nakapasa. Hindi na nga kami maghihiwalay ni Francis dahil halos magkasama kami since college hanggang sa ngayong bubuo na kami ng aming mga pangarap. Mahal, may sasabihin nga pala ako, sabi niya sa akin habang kumakain kami sa labas. Ano yun mahal, mukhang seryoso ata ah, sabi ko. Kasi yung tito ko sa Canada pinapaayos na ang mga papers ko para daw doon ako magtrabaho sa kumpanya nila. Ang sabi nga niya, isama daw kita. Ang sabi ni Francis. Canada? Hindi ko pwedeng iwan sila mama dito. Akala ko ba na pag-usapan na natin na dito tayo maghahanap ng trabaho. Total ay marami namang kumukuha sa'yo sa Manila, hindi ba? Pagpapaalala ko sa kanya. Oo mahal, pero mas maganda ang opportunity sa Canada. Mas magkakaroon tayo ng magandang future at maumpisahan na natin ang pagbuo ng ating mga pangarap. Ang sabi ni Francis. Nakaramdam ako ng takot, Papa Dudut. Ayokong maulit sa akin ang nangyari kay Mama at Papa. Ayokong mahiwalay kay Francis. Mahal, hindi ako sasama. At kung gusto mong pumunta doon, ikaw na lang mag-isa. Pagkatapos kong sabihin ang lahat ng iyon ay umalis na ako. Sinundan ako ni Francis hanggang sa bahay. Anak, sinaktan ka ba ng lalaking iyon? Ang sabi ni Papa. Papa, hindi, sagot ko. Bakit kayo nag-away? Tanong niya. Papa, aalis na si Francis, pupunta na siya ng Canada at ayokong mawalay siya sa akin. Natatakot ako na baka mangyari din sa akin yung hindi ko na naituloy dahil alam kong baka masaktan ko lang si Papa. Natatakot ka bang lokohin ka ni Francis at baka hindi ka na rin niya balikan tulad ng ginawa ko sa inyo? Tama ba ako anak? Tanong ni Papa. Opo Papa. Natatakot ako na baka magbago siya at kapag naging masaya na siya doon ay kalimutan na lang niya ako bigla. Umiiyak na sagot ko kay Papa. Anak, hindi pare-pareho ang mga taong magmahal. Merong marupok, meron din namang matatag pero kung nagtitiwala ka sa kanya at alam mong hindi kanya lolokohin, hindi kayong masisira. Tingnan mo ang mama mo, nagkalayo man kami pero hindi nagbago ang pagmamahala naming dalawa. Hindi siya naniwalang niloko ko siya kasi may tiwala siya sa akin
At kung ganun ka din kay Francis, dapat pagkatiwalaan mo siya. Dahil kung mahal ka talaga niya, kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Ang mga sinabing yun ni Papa ang nagpabuhay sa akin ng pag-asa na bakit nga ba ako matatakot na malayo si Francis sa akin, eh mahal ko siya at alam kong mahal na mahal din niya ako. Wala na nga akong nagawa, Papa Dudut, at pinayagan ko na siyang magpunta ng Canada at ako ay hindi na rin sumama dahil ayoko namang iwan sila Mama. Naiintindihan niya ako hanggang sa dumating na nga ang araw ng pag-alis niya at ang sabi niya sa akin, tayo lang ang magkakalayo pero ang puso at kaluluwa natin ay laging magkasama. Isipin mo lang na mahal kita, na lagi akong nandito at pangako ko, pagbalik ko magpapakasal na tayo. Ang mga pangakong yun ni Francis ang nagpabuhay sa akin na kahit magkalayo kami ay wala sa amin ang bibitaw. Alam kong magiging mahirap sa akin sa una pero kakayanin ko. Para sa pangako niyang balang araw, kami ay muling magkakasama. Hindi naging madali ang pagkakalayo namin ni Francis. May mga araw na kapag madadaanan ko ang mga paborito naming kainan ay naaalala ko siya. Ang hirap pala talagang malayo sa taong minamahal mo. Lalo na at nasanay ako nandyan lang siya. Isang tawag o isang text ko lang ay nasa tabi ko na kaagad siya. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Akala ko'y okay lang dahil alam ko namang para sa amin din yon ang ginagawa niya. May mga araw na nagtetext siya o tumatawag na hindi ko nasasagot dahil sa sobrang pagod o di kaya naman minsan ay hindi kami nagkakatugma ng schedule. Nahihirapan na ako kaya minabuti kong tapusin na lang ang lahat sa amin. Mahal, kailangan nating mag-usap. Text ko sa kanya. 2 oras din bago nakapag-reply si Francis. Tumawag siya at sa kabilang linya ay napansin kong iba ang boses niya. Mahal, ano yung pag-uusapan natin? Tanong niya sa akin. Bakit ganyan ang boses mo? May sakit ka ba? Tanong ko nang mapansin kong parang napapaos na ito. Mahal, medyo masama ang pakiramdam ko. Nanibago ata ako sa klima dahil sa sobrang lamig dito sa Canada. Pero okay lang, narinig ko naman ang boses mo para parang ang lumakas ako eh. Bigla na lamang ako nakaramdam ng pangungulila sa kanya. Mahal, I love you. Sabi ni Francis nang hindi ako nakasagot kaagad. Paano ko sasabihin sa kanya na gusto ko nang sumuko na hindi ko na kaya? Pero mas hindi ko ata kakayanin kung mawala si Francis sa akin. Mahal na mahal din kita, Francis. Sagot ko sa kanya. Naiyak na naman ako habang kausap ko siya pero ganun na nga ata talaga. Mahal, huwag ka nang umiyak dyan. Mas malulungkot ako niyan kapag alam ko nalulungkot ka. Alam mo mahal, malungkot dito sa ibang bansa. Kapag mahina ka hindi ka tatagal pero sa tuwing nahihirapan ako, ikaw lang yung iniisip ko. Yung mga araw na magkasama tayo at masaya. Yung mga ngiti mo, sobrang namimiss ko na yun. Mahal, kung alam mo lang pero kung hindi ko ito gagawin, paano na lang tayo? Ayoko namang iasa ang lahat kila Mama at Papa. At nangako din ako na tutulungan ko yung iba kong mga pinsan para makapag-aral. At syempre, nag-iipon na rin ako sa kasal natin. Yun lang ang iniisip ko. Kaya hanggang ngayon ay lumalaban pa rin ako, Mahal. Salamat sa pagmamahal mo. Mahal ko. Halos maiyak ako sa mga sinabi ni Francis. Mas lalo ko tuloy siyang namiss. Mahal na mahal na mahal kita, Francis ko, ang sabi ko sa kanya. Mas mahal na mahal kita, Roxanne ko. Nakakalungkot man, Papa Dudut, na sa maikling tawag lang na yon, nagbubuklod ang aming mga puso. Pero sapat na yon para mapawi ang lumbay sa aming puso habang kami ay magkalayo dahil naniniwala ako na balang araw ay makikita kaming muli at magsasama ng maligaya. Nalagpasan namin ang 1 taon, Papa Dudut, na magkalayo. 3 taon pa ang aking hihintayin para magbalik siya. Habang tumatagal, ewan ko ba pero nakakaramdam ako ng pagod sa ganong sistema namin ni Francis. Mahal, kumusta ka na? Mahal, kumain ka na ba? Mahal, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? May iba ka na ba dyan? Sumagot ka! Halos 2 linggo na rin na hindi nagpaparamdam si Francis.
Ilang text at tawag na rin ang ginawa ko pero wala pa rin. Minabuti kong tawagan si Tita Nel, ang mama niya, kung may balita ba sila kay Francis, pero wala din daw. Nainis na ako sa kanya at ang sabi ni Papa, baka busy lang daw o baka pagod. Ang sabi ko naman, kung mahal niya ako ay gagawa at gagawa siya ng paraan para makausap niya ako. Ang daming tumakbo sa aking isipan noong mga panahon na yon, at buti na lang andyan si Cedric, yung kawork ko, na nasa LDR din. Lagi niya akong pinapayuhan at sinasamahan, kaya kahit papaano ay nalibang naman ako. Salamat Cedric ha, buti na lang andyan ka, ang sabi ko sa kanya. Roxanne, lasing ka na, ang dami mo nang nainom, umuwi na tayo, ang sabi niya sa akin nang minsang magaya ako sa bar. Bakit ganun? Hindi na siya nagte-text, hindi na siya tumatawag. Wala ding balita ang pamilya niya sa akin. Ano yun, nakalimutan na lang niya ako pagkatapos ng lahat-lahat ng mga pinagdaanan namin? Ang sabi ko sa kanya, habang pagewang-gewang na naglalakad para sumakay sa taxi. Roxanne, lasing ka na. Maikling tugon niya. Mag-check-in na tayo sa hotel. Total, tayo naman ang naiwan eh. Hindi na ako babalikan ni Francis, ang sabi ko kay Cedric habang umiiyak. Sinunod niya ang sinabi ko at ang sabi ko nga ay marupok sa tukso ang mga lalaki porket malayo sila sa taong minamahal nila, gagawa ng kalokohan. Siguro ay natukso na rin yun si Francis. Sa bagay ay mas marami nga namang mas maganda doon kaysa sa akin. Mas sexy at mas naibibigay yung pangangailangan niya bilang lalaki. Nang makarating na kami sa hotel ay sinabi ko kay Cedric na gawin na niya ang gusto niyang gawin, pero hindi ganon ang nangyari. Gusto mo ba talaga, Roxanne? Sa tingin mo ba ginagawa ito ni Francis kaya gagawin mo din? Anong gagawin natin? Porkit malayo ang mga mahal natin, kaya mo bang manloko? Pabulyaw na sabi niya. Hindi na tayo babalikan ng mga yon. Masaya na sila sa ibang bansa, hayaan na natin sila. Pangungumbinsi ko kay Cedric. Roxanne, kung ikaw kaya mong lokohin si Francis, pwes ako. Hindi, mahal ko ang girlfriend ko. At kahit magkalayo kami, hindi yun hadlang para sukuan namin ang isa't isa. Bakit ka ganyan? Ang babaw-babaw mo. Ang pagmamahal mo sa boyfriend mo dahil hindi na siya nagtitext o tumatawag ng dalawang linggo, eh ganyan ang igagante mo sa kanya? Alam mo ba kung gano'ng kahirap sa abroad, Roxanne? Sa mga sinabi ni Cedric ay napaiyak ako. Naisip ko si Francis at naging mahina ako dahil nagpatalo ako sa emosyon ko. Inuwi na niya ako sa bahay at pagkatapos ng gabing yun ay humingi din ako ng tawad kay Cedric. Naiintindihan daw niya ang nararamdaman ko at nangungulila lang daw talaga ako kaya ako nagawa yun. Kahit ganun kahirap, Papa Dudut, ay pinili ko pa ring mahalin at maghintay kay Francis dahil alam kong babalik siya. Kasi yun ang pangako niya. Pagkatapos nga ng dalawang linggo ay tumawag si Francis at doon ko nalaman na nagkasakit pala siya. Hindi daw siya pinapahawak ng cellphone at hindi niya daw nasabi sa akin dahil ayaw daw niya akong mag-alala. Nagpakatotoo ako sa kanya at sinabi ko ang lahat ng mga nangyari. Mahal, patawarin mo ko. Nagawa ko lang naman yun dahil akala ko ay iniwan mo na ako. Nanatokso ka na sa iba, ang sabi ko kay Francis. Mahal, huwag mong isipin yun. Ang mahalaga ngayon ay okay ka lang at huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako titingin sa iba dahil sayong-sayo lang ako, ang sabi niya sa akin. Para akong nabunutan ng malaking tinig sa aking dibdib nang sabihin ko lahat ng yon kay Francis. Doon ko din napatunayan sa aking sarili na sobra akong maswerte dahil may isang katulad niya ang dumating sa aking buhay. Yung kaya kanyang intindihin at tanggapin kahit gaano ka pa nagkamali. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong naramdaman na gusto ko nang sumuko. Nahirap na ako sa sitwasyon namin pero ilang beses ko ding inisip kung bakit hanggang ngayon ay lumalaban pa rin ako. At yun ay sa kadahilan ng mahal na mahal ko siya. Ilang gabi ring namumugto ang aking mga mata sa tuwing nami-miss ko siya. Pero nakakatuwang isipin na isang text o tawag lang niya ay napapawi na kaagad ang lungkot ko. Ilang beses na rin akong napagalitan ng boss ko, may nakaalitan o di kaya naman ay mainit lang ang aking ulo
Nakakatuwa namang isipin na si Francis lamang ang nakapagpapaalis ng lahat ng inis ko. Totoo ngang hindi ko siya kasama, pero ang puso namin ay pinagbuklod para lumaban at malagpasan ang aming pagkakalayo. Ngayon nga po Papa Dudut ay masaya akong ibahagi sa inyo na 6 na taon na po kaming kasal kasama ng aming 2 anak, si Lyle at si Tasha. Tinutuo nga ni Francis ang pangako niya dahil pag uwi niya nga po ay niyaya niya akong magpakasal. Masayang masaya ang aming mga pamilya dahil nasaksihan nila kung gaano kami nagsakripisyo para malagpasan ang lahat ng mga bagay at pagsubok na sumubok sa aming pagmamahalan. Sadyang ang napakahirap kapag nalalayo tayo sa ating minamahal. Ako po ang magpapatunay doon na hindi ganong kadali ang lahat. Dadaan kayo sa hirap at maraming pagsubok sa inyong relasyon. At ang lagi ninyong kalaban ay ang mga pangungulila at ang oras ninyong 2. Oras na minsang magiging kakampi mo, pero kadalasan ay sumisira sa inyong 2, lalo na kapag hindi nagagamit ng maayos. Sa ngayon po ay nasa Canada ulit ang aking asawa na si Francis at taon-taon ay umuuwi siya at tinatapat niya na tuwing December para magkasama kami tuwing Pasko at bagong taon. At syempre kasabay ng pagse-celebrate namin ang aming anniversary tuwing December 18. Nakakatuwang isipin na pagkatapos ng lahat ng pagod at sakripisyo ay nalagpasan namin ang pinakamahirap na parte sa 2 taong nagmamahalan at yon ay ang pagkakalayo. May mga araw talaga na bigla ka na lang mapapaiyak kasi nami-miss mo siya o di kaya naman ay may mga espesyal na araw na hindi mo siya nakakasama o di kaya naman ay nakakaramdam ka ng inis dahil kung bakit ba sa dinami-dami ng tao sa mundo kayo pa ang pinili ng tadhana na magkalayo. Iisa lang ang masasabi ko dyan dahil alam po ng Diyos na ganoon katatag ang pagmamahalan ninyong 2. Alam niyang matibay ang pundasyon ng inyong pagmamahalan na kahit distansya man ay hindi kayo magagawang tibagin at paglayuin dahil sa tibay ng inyong pagmamahalan. Dahil ang long distance relationship ay para lamang sa mga taong matatag ang pagmamahalan. Para po ito sa mga may malawak na pangunawa. Matiisin at handang maghintay kahit gaano pa katagal. At ang susi sa isang LDR ay wagas at matibay na pag-ibig. Papa Dudut, sana'y nakapag-inspire ng maraming tao na nagmamahalan ang kwento ng aking asawa na dapat ay wag nating basta-basta susukuan at bibitawan ang ating mga minamahal. Dahil ang tunay na nagmamahal ay marunong maghintay at magsakripisyo. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po, ang inyong kapuso at kabarangay, Roxanne. Ang sabi nga nila, distance makes the heart grow fonder. May mga nagpapatunay na totoo po ito. May mga hindi rin. Pero ano nga ba ang hirap na pinagdaraanan ng mga taong nasa isang LDR o long distance relationship? Maraming ayaw at tutol dito sa relasyong magkalayo na tanging tawag lamang, text at internet ang nakapag-uugnay sa 2 taong nagmamahalan pero malayo sa isa't isa. Totoo nga kabarangay na mahirap po ang relasyong ito. Andiyan ang oras na magiging kalaban ninyo. At lalo na ang pinakaunang sumisira sa LDR ay ang tukso. Pero paano nga ba natin malalabanan? Simpleng basta kayong 2 lamang ay lubos pong nagmamahalan. At kahit gaano pa kalayo, kahit gaano pa katagal maghintay ay gagawin mo sapagkat ikaw ay nagmamahal. At para naman po sa mga taong nasa ganitong sitwasyon ay saludo kami sa inyo mga kapuso kabarangay dahil kayo ang isang patunay na marunong maghintay ang puso. Dapat meron ding pagtitiwala na mananaig sa mga puso natin nang sa ganon ay walang kahit na anumang pagsubok ang sisira sa inyong pag-ibig. At kung inyo pong tatanungin ang inyong Papa Dudut kung may forever ang LDR, naniniwala akong walang imposible sa 2 taong wagas ang pagmamahalan. Ang programang Barangay Love Stories mga kapuso ay LDR din po sa inyo.
sapagkat tayo po ay napapakinggan sa mga malalayong lugar dito po sa Metro Manila, Barangay LS 97.1, 103.5 Davao, 107.1 Bacolod, 92.7 Baguio, 100.7 Cagayan de Oro, 93.5 Dagupan, 102.3 Jansan, 93.5 Iloilo, 92.9 Calibo, 96.3 Legazpi, 91.1 Lucena, 101.5 Naga at 97.5 Palawan. Maraming maraming salamat mga kapuso kabarangay sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating pong programa. Hanggang sa muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, ako po ang inyong si Papa Dudut sa Barangay Love Stories.